Hi guys, welcome back to my channel. So tech unboxing ulit tayo ngayon galing kay Mayono, which is wondering how to make a play all night, flipping your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to kanilang podcasting console na AME2. Ano ba ibig sabihin ng podcasting consoles? Well, hindi lang siyang pang podcasting. Magagamit din to sa mga audio recordings natin or sa sit-down vlogging natin tulad ng ganito. So, i-unbox natin siya and then later, isa-isahin natin kung ano yung mga specs na meron dito and tetestingin na rin natin siya kung ano yung difference niya ng may ganito at yung may walang podcast console. So, tara, samahan niyo ako. Okay, so ito na yung ating Monocaster E2 podcasting console. So, nabili natin ito sa Lazada. Link down below low lang kung gusto nyo mag-order. Okay, so meron siyang digital output for streaming and of course, ang pinaka-importante dyan is phantom power supply na siya. So yung mga naka-Shure SM7B dyan, pwede nyo na rin itong magamit. So i-unbox na natin siya. Pagbukas mo ng box, ang una mo makikita is yung user manual. And then after ng user manual, meron silang letter to the buyer. And then, of course, yung instruction manual kung paano gamitin or ano yung mga kailangang cable na isaksak sa Monocaster kapag gagamitin mo siya. So, ito naman yung mga accessories na kasama ng Monocaster. Meron siyang kasamang USB Type-A to 3.5mm jack. And then, ipapakita rin natin yung itong USB Type-A to USB Type-C. Ito na yung pinaka-Monocaster natin. Halos siguro 90% ng material nito is plastic. So magagamit nyo siya kahit saan kayo magpunta kasi very magaan lang yung pinaka-item itself. Okay, so ito na yung Monocaster E2. In-unbox na natin siya. And ngayon, papakita naman natin yung pinaka-itsura ng mismong caster. Ayan. So, meron siyang mga knobs dito para sa mic yan, left and right. Ito naman sa output. And then, andito naman may mga buttons dito, mga sound effects. And then, andito naman kung gusto nyo ng denoise, marami pang ibang mga buttons dyan. Ito yung volume up and down ng ating mic. Kung gusto nyo ng in-depth review, panoorin nyo na lang sila. Hindi naman tayo ganoon kagaling pagdating sa mga review ng mga ganitong ka-technical na mga item. Pakita ko na lang din yung saksakan niya sa likod. Andiyan yung mga power button, input ng XLR cable, na mga mic, auxiliary, and of course, USB Type-C para sa charging niya. So, ang kinaganda nito guys, portable siya, maliit lang siya, and then meron siyang built-in battery. So, if ever man na gusto mong mag-podcast or mag-record sa ibang lugar, madadala mo siya kasi magaan din naman siya. Parang 80 to 85% made out of plastic siya. Isa pang kinaganda nito is meron din siyang Bluetooth na pwede mong i-connect yung cellphone mo papunta rito para yung audio mo pwede mag-play ng music. And then, syempre, ang pinakaginagamit ng mga recording artist dito na magaganda ang boses is meron itong auto-tune. Alam nyo yung mga kanta nila T-Pain, nila Quavo, na nag-auto-tune yung boses. Hindi ko na i-mention yung mga local artist na gumagamit nito kasi baka mabash tayo. Ayan, so gumagana siya guys, out of the box. Kita nyo naman, marami siyang mga kulay-kulay. Okay, so testingin naman natin yan gamit yung mic natin. Okay, so yung gagamitin nating headphones is yung ating Bose QC35. So matagal na sa atin tong headphones na to, siguro mga 3 years na. And so far, maganda pa rin naman yung quality na audio na nilalabas itong headphones natin. Ayan guys, so nakabit na natin yung ating Monocaster E2 and naka-headphones tayo, naka-connect sa ating laptop.
So, tatry na natin yung iba't ibang features niya. Okay, so andito na sa harapan natin si Maunocaster. So, checkin natin kung ano yung mga specs na meron dito. So, etong pinaka-knob nito sa kaliwa, ito yung pinaka-volume niya, kung gaano kalakas or gaano kahina. So, yan, lagay lang natin dito. And then, ito naman yung pinaka-volume ng mic 1 mo. So, ngayon, nasa number 4 tayo. Tataas natin siya, papunta sa number 10. And then, so, ang pinakamaganda natin na volume dito siguro is number 5 para hindi ganun kalakas, hindi rin ganun kahina. And then, ito namang second knob na to is para sa mic number 2. Okay? So, andito yung Bluetooth button niya. So, pag inon mo to, automatic pwede mo nang i-connect yung any Bluetooth devices mo including your smartphone. Ayan, no? So, ayan. So, ito yung pinaka-itsura niya. Meron din siya ditong revert presets. Meron din siyang sidechain. Merong music only, may dry wet loopback and denoise. So try natin i-on yung denoise. Ayan yung denoise, no? So mawawala yung mga background sound dito like yung electric fan or yung aircon. Automatic focus lang yung soundcaster sa ating microphone. So i-off na natin siya. Okay, so ito namang decay, napapansin ba kayo na may nagbabago, no? So ako, usually, i-off na natin yan. Ayan, and then ito namang death na to is ito yung nag-e-echo. Ayan, naririnig nyo ba nag-e-echo yung boses ko? So pinakasagad niya ng death and then i-off na natin siya since ayaw natin ng nag-e-echo yung boses. Ako kasi mas gusto ko flat na flat yung tone ng boses ko pag nagre-record katulad nito. Ito naman yung pad volume. Ayan, i-increase natin kung nakita nyo may nag-iiba. And then, i-try naman natin itong auto-tune. So, A major, naririnig nyo. Hello, hi. So, i-off na natin yon. So, try naman natin itong pitch knob. Lalakasan ko. Ayan, i-adjust ko ng pataas. Ng pataas, ng pataas. So, hanggang sa naging chipmunk na yung boses ko. And then, ibabalik natin sa normal. So, ito yung pinaka-normal niya. And then, ilalagay naman natin sa pababa ng pababa. Hanggang sa maging robot yung boses ko. So, pwede mo siyang paglaruan kung anong klaseng boses yung gusto mong i-try. So, ako gusto ko lahat normal lang. Medyo babaan lang ng konti yung low and mid. Taasan ng konti yung high kasi yung boses ko is very deep. Ninormal ko lahat yan, hindi na masyado maganda pakinggan sa tenga. Okay, so that's it guys. Ito yung ating Maunocaster. Ayan, so nakita nyo yung auto-tune ng boses natin. No? So pwede na ba tayo maging rapper dito sa ating vlog? So ayun guys, that ends our testing ng Maunocaster natin. Hindi na natin siya i-in-depth review kasi hindi naman tayo professional pagdating sa mga podcasting console. Again, marami dyang nagre-review na marurunong talaga and magagaling sa podcasting console, panoorin nyo na lang sila. So thank you for watching guys and see you on the next vlog.